Thank you. Hello! Magandang hapon sa lahat at welcome ulit sa ating new time slot, ang ating gabay sa pagmamangga. Handog sa atin, ayun, nabubulol ako kasi kinakabahan ako eh. Handog sa atin ng Ani Mango Industry Association. Ayan. Nagulat ako nandito sa Sir Lito Arena. Shout out sa iyo, Sir Lito. At bago ang lahat, magpapasalamat po muna ako sa aking sponsor for the day, ang Vetmate Pharma Corporation. Ayan. So ngayon po pag-uusapan natin ang tungkol sa fertilizer dahil sobrang dami na naman ang reklamo, mahal ang fertilizer. Bakit? So kay ngayon, pag-uusapan natin, ano mga alternative na pwede natin gamitin aside sa mga synthetic or mga usually na binibili natin sa mga agri-store, kaya mukhang marami kami ngayon kasi tuturuan tayo ng mga kasama ko kung paano ba or suggestion para ba makatipid or paano ang mga diskarte para nang sa ganun ay makabawas tayo sa gastusin sa pagsasaka. So uunahin ko, kasama ko po si Mr. Lito Francisco ng Nueva Ecija, ang presidente ng Nueva Ecijanos Mango Stakeholders. Sir Lito, bumati po muna kayo, sir. Good afternoon po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa AMIA at sa mga lahat ng mga kasamahan natin sa United Luzon, Region 3 Association at sa mga taga-Bisayas at taga-Mindanao. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, at kasama ko rin ang mga sister ko, sila Nina at saka si Fern. Mga madam, bati po muna tayo. Hi, good afternoon everyone. Magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers at saka sa ating mga kamangga. Kagaya nga na sinabi ni Kuya Lito, binabati din namin ang aming mga kasamahan sa Region 3 na miyembro ng United Mango Stakeholders Association. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kamangga, magandang hapon sa ating lahat. Ayan. At syempre, kasama ko rin ang ating sponsor for today, ang technician po ng ating ang from Vetmate Farm Corporation. Sir, bati ka muna, sir. Sir Kim? Ano, nawawan? Sir, naka-mute ka. Ayan. Ayan po, sir. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Usapang Manggaan at Abono. Ang inyo pong lingkod, Kim Brian Domagoso, Tubong Bicol, Camarines Norte po. Yun lamang po, maraming salamat po. Ayan. So, akala ko sabi ni sir, maganda ka, Ma'am Roda. Natataranta din si sir. So anyway, sir, kamusta ang Nueva Ecija, kasi siyempre, di ba, sa Nueva Ecija talagang napakagaling when it comes to farming talaga. Andyan ang palay, andyan ang vegetable, andyan ang mangga, halos lahat ata nandyan, nagiging food bowl ng Luzon ang ating ang Nueva Ecija. Sir Lito, i-share mo sa amin paano ba yung mga diskarte or pamamaraan nyo para nang sa ganun, hindi tayo or makatulong sa ating mga farmer para sa pag-fertilize sa ating mga pananim. Okay. So, dito kasi sa Nueva Ecija, usually, ang mga farmer dito
ay yung mga farmer din doon sa palay at saka doon sa gulay, at the same time nagmamangga rin sila. So yung mga natututunan nila doon sa palay at saka sa gulay, ina-adapt nila doon sa pagmamangga. Ngayon, ang practice namin dito ay sa mangga, ang ginagawa po namin alternate. So gumagamit po kami ng first year ng triple 14. So which is alam naman po natin, ang triple 14 ay complete fertilizer. Yan po ang karaniwan namin ginagamit, or yung 16-16-16. Now, doon po sa equal percentage ng tatlong importante ng yung main plants nutrient natin tinatawag, ito po kasi yung sa triple 14, makita natin na yung nitrogen, tsaka yung phosphate at yung potassium. So, doon po kasi sa nitrogen, so ang trabaho po niya kasi sa mga, hindi lang naman sa mangga, sa lahat ng ating mga pananim, ay nagbibigay ng magandang kulay at doon sa ating mga dahon ng mangga, at nagbibigay din siya ng protina. Yung phosphate naman po, ay ang binibigay naman po niyan ay para po sa pagbibuild ng roots niya at saka yung pag-preparation natin sa pagpa-flower ng ating mga mangga. So sa potassium naman, ito na po yung pinaka-importanting minerals na kailangan ng ating mangga para po sa pagbibuild ng resistance nung sa disease ng ating mga mangga. Now, paano ang pag-a-apply po natin yan? So the best time na mag-apply po tayo niyan yung springtime, or 2 days po after nung ulan at saka po tayo mag-apply nung ating triple 14. So kami po dito, depende po sa laki ng puno at sa edad ng puno yung pag-a-apply namin. So kung ang puno po namin ay nasa average na 30 to 40 years, ina-applyan po namin yan ng 5 to 6 kilos. Kaya lang po, pinapaikot namin yan sa mangga. Isa-isang kilo, paiikutan po namin yan, huhukay po kami. Hindi naman ho ganong kalaliman, basta kaya lang po natin huhukay yung ating mga triple 14 na yan, para just in case na bumaha ay hindi siya matangay. So hindi naman po kinakailangan malalim na malalim. So dapat po malayo po doon sa ating puno. Kasi ang kumakain po kasi ng mga pataba ay yung pong maliliit na roots ng ating mangga, hindi po yung malalaking roots. So sila po yung kumakain ng sustansya. Sila po ay makikita doon sa 1 to 2 meters ng ating puno ng mangga. Kaya po mag-a-apply tayo ng ating mga abono, lalayo po tayo ng 1 to 2 meters, depende sa lawak o sa lapad ng ating mangga. Sa unang taon po, ginagawa po namin yan, nagtitriple 14 kami, nag-a-alternate po kami para po kami makatipid. Ngayon, anong ginagawa naming alternate? Sa first year, triple 14, sa susunod na taon, ang ginagawa po namin, nag-a-apply po kami ng tae ng manok, yung chicken dung natin tinatawag. So ang ginagawa po namin dyan, sa isang puno ng mangga, depende na naman po sa laki yan. So kami po, 5 sako sa isang puno ng mangga, ganun din po ang layo, kung gano po yung layo na pag-a-apply natin ng triple 14 natin. So doon po sa may nakasako, ang gagawin po namin yan, bibiyakin po na hindi po namin iaalis sa sako yan. Bakit? Bakit? Kasi pagka bumahana naman, matatangay siya. So andun lang sa sako, ang ginagawa namin, bibiyakin namin yung sako. Pagka biyak namin, itataob po namin asa ilalim po yung biyak. Tapos lalagyan po namin ng kaprasong biyak sa ibabaw para just in case na umulan, unti-unti lang po siyang nalulusaw doon sa particular na lugar kung saan mo siya inilagay. So yun po ang aming practice dito. The second year, mag-a-apply na naman po kami ng triple 14. Kasi po, hinala po kasi kami ditong soil meter. Hindi ko po alam kung soil meter ang tawag doon. So hindi namin nalalaman kung ano talaga ang pangangailangan ng puno ng mangga o kung ano yung kategory ng aming lupa. So para makasigurado po kami, triple 14 po ang aming ginagamit. So alternate po the second year yung puntain ng manok. So yung po usually ang aming practice. Yung urea po, pinaka-importante naman po yung nitrogen fertilizer niyan. Alam ko po, kung di ako nagkakamali, 46% po ang nitrogen niyan.
So kaya lang po, hindi po, madalang po namin gamitin ang pure urea rito. Puro triplicatorship po kami rito. Hello po, Ma'am Roda. Yes po. So, ayun po ang aming practice. Ang technical, pero may sense yung ilalagay sa sako kasi normally binubuhos namin yun eh. So, maganda pala siya na ilagay lang para unti-unti, tama nga naman, para unti-unti babagsak yung fertilizer. Kayo naman, Miss Nina, ano naman yung mga discarding nyo pagdating sa paglalagay ng mga fertilizer? Well, sa amin kasi, sa palay kasi, madali ang ano eh. Marami kasi kami mga alternatives sa paggamit ng mga synthetic fertilizer, no? So, unang-una, para malaking kabawasan na nga, yung pasok ng palay o yung dayami, hindi namin yan normally pinapasunog talaga. Kasi mas maganda yan, busa siyang mabulok doon sa iyong bukid. Tapos pag magpapa-land prep ka na, ma-incorporate siyang mabuti doon sa ano, doon sa lupa. Kasi ang isang tonelada ng dayami is equivalent to 1 to 2 bags na ng nitrogen yan. 3 to 4 bags din siya ng muriate of potash at saka half bag din siya ng solo phosphate. So in relation dun sa binanggit ni Kuya Lito, pare-parehas lang naman ang mga halaman, mapapalay man yan, gulay o mga fruit bearing trees. So ang basic principle niya, meron din yan tatlong phases na tinatawag natin. So meron siyang vegetative phase, meron siyang reproductive phase, at meron siya yung ripening phase o yung maturing phase na tinatawag natin. So doon napapaloob yung tinatawag natin na NPK concept. So ano ba ang mga kailangan ng nutrient ng halaman? Lalong-lalo na kung nasa vegetative phase pa lang. Kailangan niya nitrate o nitrogen talaga. Kasi ito ang nagsisilbing protina ng halaman in preparation para sigurado tayo na maging maganda yung kanyang pagtubo. Kumbaga sa palay, magbibigay siya ng karagdagang tibay para makapagsuwi siya ng madami, no? Ngayon, para dun naman sa yung tinatawag natin na yung changeover o yung reproductive phase na niya, no? Ito yung parang panahon na yung ating halaman nagti-teenager na. Kumbaga sa bata, ito yung nakaka-recognize na siya ng opposite sex. So yung habang lumalaki yung kanyang katawan at nagmamature, ito yung ibig sabihin handa na siyang mag-reproduce. So ito yung magbubunga na siya. So parang sa babae na nagbubuntis ba, syempre dadaan yan sa may mga morning sickness, sa paglilihi. So yan yung may craving na tinatawag natin. So nagkikrave na yan ng something na maasim. So ang ginagamit natin dyan normally is yung potassium nga o yung calcium phosphate na tinatawag natin. So ito yung makakatulong para lalong dumami yung bulaklak ng ating mga halaman at mas maging produktibo siya. Ngayon, pagdating naman dun sa pangatlong phase na tinatawag natin, yung growth stage na siya o yung pa-mature na siya, ang kailangan na niyan talaga calcium na. So may mga iba't ibang pamamaraan tayo. Ang isa pa kasing maganda nito, ang pinakamagandang substitute talaga kung ating pag-uusapan ay sistemang natural ng pagdating o kaya yung organic na tinatawag natin. Pinakamagandang substitute for nitrogen is yung FAA na tinatawag natin o yung fish amino acid. Napakadali naman to eh. Pwede kang gumamit ng sariwang isda na mabibili mo sa palengke. Pero dahil medyo may kamahalan din naman ang presyo ng isda, ang ginagawa namin ni Fern, hinihingi namin yung mga pinagbitukahan at saka yung mga pasang, yung mga kaliskis. Libre mo namang mahihingi yan doon sa mga mag-iisda sa palengke. So ang ratio lang niyan is 1 kilo. Kung 1 kilo yung mga innards ng isda, 1 kilo din ang molasses mo. Tapos i-ferment mo lang yan for 10 days. Pwede din ang mga snails. Oh, pwede rin ang puhol dahil marami din naman dito sa atin sa Nueva Ecija ang may palayan. So instead na gumamit tayo ng ang tawag nito, yung mga sure kill ba, yung mga molluscide, which is nakakasira din naman ng kalikasan natin yan.
ang pinakamaganda nito is gumawa tayo ng attractant para dun sa mga puhol. So dun sa mga gilid ng ating mga pilapil, dun sa mga paligiban na tinatawag natin kung saan may tubig, pinakamaganda niyan, maglagay tayo ng mga dahon ng papaya, gabi o kaya dahon ng saging. Doon pupunta ngayon yung mga puhol. So maiipon sila doon. Mas madali na para sa ating mga lokal na magsasaka na pulutin sila. Ngayon, itong mga puhol na pulot nila, eh, kesa pulotanin nila, eh, mas magandang durugin na lang din nila at lagyan din nila ng molasses. Napakaganda din ng ano, tinatawag naman na, parehas lang naman yan, FAA o kaya KAA, puhol amino acid. So, yan ang magandang substitute talaga para sa nitrogen. Ikaw, masabi niya. Ano? Ayan. So, pero, in fairness, ang magandang substitute para sa potassium sa organic na pamamaraan, eh, gumawa tayo ng mga fermented plant juice o kaya fermented fruit juice. So, pag sinabi mong plant juice, yan yung mga dahon-dahon ng mga batang kangkong, batang talbos ng kamote, yung mga madaling lumaki, mabilis lumaki, no? So, yung mga dahon na yan, ipunin mo din, fe-ferment mo lang din naman yan. Eh. Kung wala kang, normally kasi brown sugar talaga ginagamit o yung fruit sugar na tinatawag natin. Pero mas mura mahal. Kasi, mahal din kasi siya eh. So, molasses talaga ang maganda ding ipang-ferment sa kanya. Kung yung tinatawag nating FFJ o yung fermented fruit juice naman, ang gagamitin mo lang naman dyan ay yung papaya, saging, bunga ha, bunga. Bunga ng papaya, bunga ng saging, yung mga medyo pahinog ng sobra para yung minsan tayo pwede mga... Pwede kayo mangga pagka na-override? Pwede rin! Kahit na ano klase ng prutas, kahit basta yung medyo pa-override na siya, mas maganda siyang gamitin. So, lagyan mo din ng molasses yan. Yan ang replacement mo para sa potassium. Kasi yan ang magiging magandang source mo, replacement ng potassium eh. So, yun yung mga bagay na kami kadalasan na ginagamit namin, no? So, may mga ratio-ratio lang din naman yan. Kung gagamit ka halimbawa ng isang knapsack sprayer na ang sukat ay mga nasa 16 liters, maganda yung, alam mo yung isang lata ng sardinas na maliit. Sukatan so, talaga yung sardinas. Oh, yun. Isang lata na yun, gamitin mo yung juice, yung extract ng let's say kahit pa FAA yan o yung FPJ o kaya yung FFJ. Ihalo mo yun sa isang 16 liter na knapsack sprayer, pag-spray mo na yon. Good for ano. Depende kung gano'ng kalaki yung area na pag-i-sprayan mo. Napakaganda niya, lalo na sa mga fruit-bearing trees. So, nakakatipid ka na. Mga alternative siya, pwede siya maging foliar spray, pero mas maganda din siyang drench. Yung sa lupa mo siya, diretso i-dedelay. So, drenching din, maganda rin pamamaraan niya. Para diretso sa ugat. Kasi ang pag-uptake naman talaga ng pagkain ng mga halaman is sa ugat talaga eh. Oo, yun yung, kung siguro pagka nasa process ka ng rehabilitation ng mango fruit trees mo, pwede naman pala siyang pasamantala, yun ang gagamitin mo as fertilizer. Oo, pasamantala, pasamantala ng fertilizer. Oo. Habang mahal yung mga synthetic nating fertilizer, hindi naman kasi natin din yan makokontrol sa ngayon, lalo na kasi meron talaga tayong global shortage ng nitrogen. Ang China, tumigil sila ng pag-e-export kasi mas kailangan nila. Siyempre, alam mo naman, to each his own, to nga, puprotektahan muna nila yung sarili nila. Pero eventually, I think naghahanap na rin ang China ng alternative na sources nila para magkaroon din ng tugon doon sa shortage na to. Hindi lang naman to sa Pilipinas eh. Temporarily, yes, mataas ngayon, pero may mga option naman tayo para mapababa din natin makababa yung ating production cost. Ayan, napaka... Eh, pagdating naman din po doon sa... Hindi ko kasi masyadong kabisado when it comes to planting or sa fertilization. Ano ba yung mga dapat tandaan or dapat tingnan ng mga farmer or sukatan na para, kasi parang may numbers siya, ilang percent ng nitrogen, ilang percent ng ganito, paano nila ma-adjust or paano ba nila gawin yun?
Sino tinatanong? Sino ba tinatanong mo? Ako ba? Kayo, si kayo, kayo. Ay, ikaw muna. Ikaw muna. Ako. Okay. By experience na kasi ni farmer yan eh. Makikita mo yung condition nung iyong halaman. Kung mangga man yan o palay, makikita mo naman yung condition. Pero ang pinakamaganda nga kasi nabanggit ni Lito kanina, importante yung soil test talaga. So, may mga nabibili naman tayo sa Bureau of Soil and Water Management yung mga soil testing kit na pwede nating magamit. Libre din naman sa DA yung pagpapa-soil test eh. So, kailangan lang paano, talaga. Paano nila, paano sila mag-request sa DA? Paano mong i-request yun? Dadalhin lang nila yung soil sample doon. Sa municipal, ano nila, sa MAO. Municipal Agricultural Officer nila, dadalhin lang nila yun doon. Iti-test naman yun ng libre. So, ang style lang dyan is, kung iba-iba yung sukat ng lupa mo, let's say, sa amin kasi sa palay, no? Iba-iba ang latag. Iba-iba kasi ang latag ng lupa, eh. Merong mataas, may mababa, may tuyuanin, may talaktakin, merong lagkitin. So, depende. Basta 1 meter away from the pilapil, dapat ang kuha mo. Tapos, pag nagpala ka, di ba, yung sukat ng pala, let's say, one pala. Basta isang pala, yung sa ilalim, no, yung pinagpala mo, yun ang kukunin mo, tapos may aalisin ka lang yung mga ano, sa mga sides niya, tapos sa sun dry mo lang yun, kailangan kasi importante sun dry yung lupa para makapagdala ka ng sample sa DA. Nilalagay mo lang yun sa mga supot ng yelo, kaya supot ng ice candy. Katulad kunyari sa isang hektarya namin na lupa, kukuha kami ng 9 sample sites, tapos pag hahalu-haluin namin yun, papatuyuin, pamulat na sa patuyo na yun, kukuha kami ng isang yelo, supot ng yelo, lalagyan namin yun ng soil sample para doon sa isang hektarya na yun. Doon mo kasi makikita sa soil test kung ano-ano yung mga nutrients na kulang na doon sa iyong lupa o yung sobra doon sa iyong lupa. So kung base sa resulta, mataas na yung nitrogen content mo, huwag ka na maglalagay talaga ng mga urea o yung 4600 na tinatawag natin. So kasi ang urea kasi mataas nga ang kagaya ng nabanggit ni Kuya Lito kanina, nasa 46% ang kanyang nitrogen content. So gumamit ka na lang ng mga medyo mabababa kagaya ng triple 14 which is just 14% lang. Tapos may kasama na siyang potassium at saka phosphorus. Si kayo Sir Lito, paano nakatulong sa inyo yung mga chicken manure? Kasi if ever naman wala kaming chicken manure, baka pwede ka baka dito. Paano niyo pina-process yun, Sir? Dito kasi sa Nueva Ecija, napakadali para sa amin ng mga chicken manure na tinatawag na yan. At saka yung ano, kasi sa mga farm mismo, ng mga manggahan, may mga bakahan. So yung mga double purpose yan eh. Una, okay yung baka sa ilalim ng manggahan mo kung wala kang bunga or wala kang bulaklak. Pero kung may bulaklak ka na, eh yun, salot sila kasi kakainin yung bulaklak mo. So, yan. Double purpose, yeah. Ngayon, so kami rito, kapag may bakahan, tatanungin muna namin, hindi nyo po ba iaalis yan by the time na nag-i-spray na kami ng mangga. Pagka hindi iaalis, kahit na ano benepisyo nung kanyang tayo ng baka, ay hindi na namin i-spray yan kasi mas malaki mawawala sa amin doon sa kakainin niya. Ngayon, ang alternative namin doon, kung wala siya, mas maganda kasi yung kunong baka na yun eh. Kesa rin sa tayong manok. Ngayon, alternative namin, yung tayo ng manok, yung ipot ng manok. Kasi napakarami ritong mga poultry farm. Halos nga kuminsan, malinis lang yung kanilang mga poultry farm para hindi na sila bumayad para alisin yung ipot nila kung alam bibili. Ipinamimigay nila. So magbibigay lang kami ng sako. Ganon. Usually naman, kung medyo pahirapan, nakakabili kami mga 12 pesos hanggang 20 pesos per sako, i-deliver pa sa'yo. Kaya napakagaan sa amin na mag-alternate ng ipot ng manok. Ngayon, sa experience naman namin, nakikita na naman namin na parang kahit na may nag-alternate kami, okay naman din the following year na in-alternate namin yung ipot ng manok. Mas malaking
tipid para sa amin. At isa pa, nakakatulong pa kami doon sa farm na malinis yung kanilang poultry. Kasi kami na mismo nagbabayad ng labor para malinis yun. Kasi kung minsan nagkakahirapan, although na may bumibili, kaya lang yung bumibili kasi, namimili lang. Kailangan dry yung kanila. Pagka ano, hindi. Tsaka isa pa, yung depende rin nga pala, maidagdag ko, sa pag-a-apply nyo ng limang sako ng ipot ng manok. Kung yan eh, purong ipot, huwag nyo i-apply yung limang sako kasi mainit din po yan. Hanggang dalawa, hanggang tatlo lang po kayo. Kung yun eh, ano, kung yun eh, puro siya na ipot ng manok. Pero kung may halo, eh, limang sako. Yun po. So, pinapatuyo nyo pa yun, sir? Or hinahayaan nyo lang doon sa sako ng basa? Doon na, hinahayaan na. Hindi naman kami, ano, pagkabasang-basa naman, hindi naman kukunin. Lalo na yung mga trabahador mo na sila magsasako, hindi nila isasako yun. Kaya yung kadalasang nakukuha ay medyo tuyo naman. Pero may something din na konting basa, eh maliit na porsyento lang yun. Matutuyo naman na siya ron eh, later on eh. Kasi dun sa Pangasinan, parang as per Sir Lito Arenas, senior niya nung nag-meeting tayo sa Pampanga, eh talagang drum-drum ang ginagawa niyang mga fermentation like EM, pang foliar, talagang kahit papan, malaking bagay sa kanila yung nagkaroon sila ng mga ganyan. Nakakabawas sila sa mga chemicals or mga fertilizer na synthetic na ginagamit nila sa pagmamangga niya. Ayan, nandito na po Sir Ramil, baka naman. So, magsalita. The late sorry Ramil po, Rubia. Sorry po, Ramil Rubia. Kasi, ano, dati nga, sorry po, medyo nasa biyahe pa. Hello. Gumala ka na naman ano po, sana all. Yung po mga nakikinig, sorry po, medyo na-late po ako. Ayan. So, Sir Ramil, pinag-uusapan natin yung mga fertilizer, tungkol sa fertilizer. Kasi sobrang mahal na talaga ng ano, umaaray na. Tsaka, grabe no, doble ata ang presyo ngayon ng mga fertilizer compare nun sa dati. Kasi, yun ang inaangalan na ngayon, maski magmamangga, talagang kailangan nila yung fertilizer na yan. So, yung iba, nabibigyan ng fertilizer, pero yung iba talaga, mas marami ang hindi nabibigyan. So, kayo sir, ano yung mga, pwede, Sir Ramil, ano yung mga pwede mo i-share na mga fertilizer na pwede nilang gawin na magagamit nila sa farm nila habang medyo mataas pa ang presyo ng fertilizer ngayon? Nawawala. Hindi, para sa akin kasi sa farm, dito sa amin sa farm. Sa farm namin, okay naman, Rada? Naririnig ba? Apo. Hello? Ayan. Tumabi ka muna, po, sir. Ang ginagamit ko po, biotech. Biotech ang aming, ano, kasi ang papapatunguhan ng ating, ano ngayon, yung ating pagpapataba is yung mga biotechnology na. Kasi marami nang namatay na microbes sa lupa natin dapat dating ibalik. Yun ang medyo inaano ko, pinag-aaralan ko ngayon na ang ginagawa ko, kumukuha ko ng mga microbes sa iba't ibang bansa. Yung katulad ng ano, ng yung mga pwede ba magbanggit ng ano? Oo naman sir, ibabang mo lang yung mask mo sir kasi na, hindi ko makita yung kagwapuhan mo para na ma-inspire. Ay, ba yan? Ang daming mas. Hindi kasi ano, yeah. Oh, ano, gwapo! Maraming. Ang ano, ang saka nag niyo, sir? Yung ano, yung parang katulad ng mga Bio-N, ng UP, yung biotechnology ng UP. Bago yung mga, yung sa mga Japan na tinatawag nilang ano nga tawag dito yung ginagawang bukashi yung pinefermentin din yung mga microbes na nawawala na talaga sa lupa natin
na pwede naman nating paramihin. Kaya ang ginagawa ko ngayon, yung mga microbes ng iba't ibang lugar, inaano ko, brinubro ko para dumami. Bago ini-spray ko na lang sa lupa. Pero ini-spray ko siya pagbasaan lupa. Ganyan ang ginagawa ko. Anong collection mo? Ang ano kasi, ang lupa, ang halaman, lahat ng halaman nabubuhay sa microbes. Kasi kahit na wala kang fertilizer, yung microbes ang bubuhay sa halaman mo. Meron kasi akong ginagamit, yung ang ano, ang ginagamit ko yung BD soil conditioner. Ano yun, sir? Yung BD soil conditioner. Ano siya? Singaporean technology. Pilipino may. Kumbaga yung mga scientist na Pilipinong nasa Singapore, yun ang mga kinukuhanan ko ng microbes. Bago yun ang brinubro ko, hinahaluan ko ng mga concoction natin dito, yung mga FPJ, yung mga ano, yung mga fish amino acid. Ihahalo ko yun bago i-spray ko sa lupa. Ang laking bagay sa lupa, malaki talaga ang naitutulong. Ang nangyayari, unang-una, masarap ang harvest mo, mas malalaki, at ano, talagang, kung mag... Ay, nag-stop. Nawala ka na ng signal, sir. Hanghang. So, ang para saan kaya ba, saan pa kukuha yun kaya, no? Sir, nawala ka ng signal, tumabi ka ng konti, mangangawit ka. Ma'am, parang naging interesado ko rin sa sinasabi niya. Sige. Ayan. Nandiyan ka, sir, nandiyan ka. Naka-stop ka lang. Tumabi ka muna. Siguro na sa S-Lex to. Kasi may part sa S-Lex na lang signal eh. Ma'am, di kaya yung sinasabi niyang mga microbes doon para sa lupa? Hindi kaya pa pwede nating subukang... subukang ano ma'am na alam itry po, sa buong Bukom. Sige sir, ibang baka pwede natin request sa UPSD. Kasi saka sa ano, baka makatulong siya sa seed play, baka pwedeng kainin niya yung seed play sa ilalim ng lupa kung siya yung mga mikrobyo. Ay, may sensor kasi yun nga. Opo. Ano siya? Tingnan natin. Sa ewan ko, saan sa Ramil? Nandiyan ka ba? Sir, hello, Sir Ramil. May mango palm kayo eh. Apo, sir, try nyo nga po na subukan natin buong sa mango palm na i-apply natin na first to second year na i-apply natin, baka makatulong siya sa seed play. Kasi kung microorganism yan, pwede niyang kainin yung mga nag-hibernate sa ilalim ng lupa ng mga kurikong eh. Baka sakali lang na makatulong siya. I-try natin siya doon sa palm niya. Alam ko, from UPLB, normally galing yung mga ginagamit niya ngayon. Actually, sir, yung ewan ko nakita niya yung dinidisplay namin before ng mga mangga, medyo wala talagang, actually wala sexy seed fly. Or hindi lang ganun siguro kadami ang seed fly dito sa Quezon Province. Kaya possible ganun. Pero sa kanya kasi sir, wala talaga. Opo, ma'am, ang kailangan doon, i-apply ng may seed fly tapos start ng application 1 to 2 years. Kasi sa 1 year, hindi pa natin makikita yon after 2 years. Pero kung walang seed fly doon sa kanyang ano farm, baka nga kayang walang seed fly dahil lagi siya nag-a-apply noon. So, Ma'am Roda. Yes, sir. Oh, yes, sir. Susubukan namin ito sa Nueva Ecija. Ang inaano namin, by this coming, yung siguro by December, mag-i-spray na kami ng microbes. Iaano na namin yan, i-brew-brew na namin doon sa ano, at yung kalahati nung farm ni Ma'am Emmy, ating i-sprayan para makita natin kung maganda ang pinalalabasan.
microbe sa sisidlay. Ayan. Yes, sir. Sir Ramil, suggestion lang kasi ang seaseed fly ay kung halimbawa isang isang area na 2 hectares magkatabi siya. So 2 hectares ang manggamot. Kung ang i-sprayan nyo ay 1 hectare at yung another 1 hectare ay hindi nyo i-sprayan. Sir, baka hindi natin makita ang resulta dahil kung pwede yung nag-hibernate doon sa isang hectare yung hindi nyo in-sprayan, eh kakagatin din niya yung in-sprayan ninyo. So suggestion, sir, doon natin i-apply sa nagkaroon ng kurikong last year na i-apply natin ngayon pero isolated yung lugar na siya lang ang manggahan. Kasi baka mamaya yung katabi niya ay lumipat lang sa'yo. Although na hindi mo kinispray. So parang isang area sir, lalagyan. So piliin niyo sir siguro, yung nagkaroon ng kurikong last year. Pero isang area lang siya na wala siyang katabing manggahan, i-apply natin ng buo. At least alam natin na meron siyang kurikong last year. So meron tayong data for that. Tapos ang application siguro natin, 1 to 2 years ang ating paghahanap ng data. Kasi kung 1 year lang, siyempre andyan pa siya sa iba-ibang lugar pa. At saka yun nga sir ang sinasabi lagi na doon sa kasama natin ng mga kasama natin sa technical working group sa seaseed fly, eh kung malusog or healthy yung puno ng mangga, hindi siya ganun kalapitin sa sakit or sa mga insekto or kung ano man. So baka simulan natin doon sa pinaka first stage na pa-fertilization ng mangga, doon na natin siguro ibuhos kung kumbaga gawin natin healthy yung ating mga halaman para nang sa ganun hindi siya ganun ka affected pagka nagkaroon ng sakit or pandemya sa mga plants. Saraming lawa, nandiyan ka, pero siguro hanap ka ng space, mag-standby ka muna, Sir Ramil. Sir Ramil? Nahihirapan sa signal. Anyway, oh, Bob Burn, habang yes sir, Lito. Maganda yung idea. Baka yun ang ano eh, kasi yung nabanggit niya na ano na microbes yun na kumakain sa ilalim na nagpaparami sa ilalim ng lupa. So walang mawawala kung baka sakali. Oh, kasi ano baka work out natin with the help of United Luzon siguro. Yes po. One option din kasi para sa EM na yan, pwede rin kasing gumawa ng IMO eh, yung indigenous microorganism. Yan naman ay gawa lang naman yan sa sinaing eh, sa kanin. Bubuluin mo lang yan, paaamagin mo yan, ife-ferment mo din yan. Maganda mo din yan, microbes yan. Eh, hindi naman bahaw, yung bagong saing na kanin, kasi papalalamigin mo siya, ira-rice ball mo siya, lagay mo sa kawayan, tapos tatakpan mo siya ng Manila paper, para hayaan mo siyang mag-amag. Pag puti ang amag niyan, napakaganda ng microbes niyan. So, yung amag na yun ngayon, i-ferment mo yun kasama yung kanin, lagyan mo din ng molasses, napakagandang microbes niyan para i-spray mo sa lupa. Ang importante kasi talaga, kagaya nabanggit mo nga kanina, kailangan talaga at the very start, yung ating mga halaman, sisiguraduhin natin na healthy yan. So, kung nakikita natin sa vegetative phase pa lang, yung ating halaman ay medyo mahina na, asahan mo mapipeste na yan. So, ang isang option mo dyan, i-sprayan mo ng FAA o yung fish amino acid nga na tinatawag ko. So, kung mahina yung halaman natin, i-sprayan na kagad natin yan ng FFA. FAA pala para maging malusog siya. Ngayon, kung yan naman ay tipong nasa pagbubuntis na, ang idadagdag mo naman dyan, kung mahina din yung halaman mo, ay calcium phosphate. Ito yung Pagbubuntis yung flowering stage. Yung flowering stage siya. Calcium phosphate ang pwede mong spray dyan. So, paano mo gagawin yung calcium phosphate? Mga pinagbutuhan ng mga lutong baka, pinagbutuhan ng manok, isasangag mo lang yan hanggang sa matusta siya, tapos dudurugin mo din yan. Fermentation din yan, napakagandang source ng calcium yan. Ano ba ang better source of calcium? Buto.
buko ng baka, eggshell, yung mga pinagbalatan ng itlog ba, yung mga shell ng mga kuhol, shell ng mga tahong, shell ng tulya, ayun, seashells, oh. Pwede mong gamitin yan para source ng calcium mo. Alternative na din yan. So yun yung pinakamagandang gamitin natin. Kung nakikita natin nanghihina yung ating mga halaman, ito yung mga pwede nating i-spray para maging malusog sila. Kasi pag malusog ang halaman, walang insekto o peste ang pwedeng lumapit dyan. Kagaya nating dalawa, malusog tayo. Kita tayo nagkakasakit, di ba? Dumaan kita na ang katawan. Oh. Dumaan ang ilang wave ng COVID. Ang tawag ni Kuya Lita. Dati pa tayo. Oh, maging tayo na ang prime example, tayong dalawa na lang. No. Huwag na natin papuntahin doon, baka ano masabi natin eh. So, on diet na tayo. Anyway, so, ang dami pa lang pwedeng gawin na hindi natin napapansin. Pero, iniisip ko pa lang, parang ang dami pa lang gagawin. Ang daming, panapagod ako. Pero, compare naman sa laki ng, magkano ba ang mga synthetic fertilizer ngayon per sako? Tapos, ilan lang? Mga 1650 to 1700 to 2000 naman yung disease. Ang urea ngayon is nasa naglalaro sa 2100 to 2500 pesos ang isang bag na yun. So, grabe. Hindi man lang tayo mabibigyan, pero pinaka the best din kung anong meron sa surroundings mo. Baka yun ang, kasi kayo, marami kayong palay, marami kayong manukan. Ay, sabi ko nga, food bowl, food, yung Nueva Ecija eh. Kaya, oh, ang dami yung sources. Pero dito rin naman sa amin. Baka naman merong molasses. Baka naman may panibreng molasses sa DA. Hello po. Ang inis na kasi sa natural o yung organic na pamamaraan natin. So, sasama ko na ba yan sa request? Gastos ba natin na minimize na eh? Kasi yeah, we have to make do or we have to make do or use kung ano lang yung immediate na nandito sa atin sa paligid-ligid natin. So, okay na lang sinabi ko yung budget, mga diba? Medyo yung mga surplus natin dyan, dito sa ating mga farm, pwede mong gamitin yan. Oh, yes, correct. Magulo ka na naman, Roda. O kasi, naalala ko kasi sa baba ng budget nyo, so kailangan niyo yan. Baka ang bibili natin, molasses na lang. Ay, kaya nang bumili. Ang molasses lang. Yung 1 million, pwede na sa molasses yun. So yun lang daw pala kailangan nyo, molasses. So, I think nakikinig naman si Madam dyan. So, ma'am, molasses lang pala ang kailangan ng Nueva Ecija. Ay, hindi nyo, sobra ka naman. Kuya Lito, Kuya Lito, pagka molasses lang ang mga bibigay sa atin. Emulasis na lang ang i-display natin sa ating mga palengke. Ibebenta na ang emulasis. Mas tatamis ang mangga niyo dahil dyan. Malamang molasses na lang ang nakadisplay sa Mango Congress. Oh, okay, nagpanik ka ngayon, Roda. Abangan niyo po yan ang Mango Luzon, Mango Congress sa second year ng Luzon Mango Congress sa February 2022 na yan. Face-to-face po ang tina-target natin gagawin yan. At syempre, gaganapin yan sa isang lugar kung saan may magandang view. May magandang lugar na mag-e-enjoy ang ating mga mango farmer. Yeah. So, alam ko kung paano mag-enjoy yan mga yan. Naka-ready na. Alam ko na. Naka-ready. Ano, baka mahuli tayo dito. So, mag-Visayas muna tayo. Magkakaroon tayo ng Visayas Mango Forum sa mga hindi pa nakapag-register dyan. Diyos ko, mag-register na kayo. At napaka ganda yung
yung pagpupuntahan doon sa ating forum dahil nga katulad niyan, paano budgeted ang 1 million na support? Ay, hindi. Kumbaga, ano yung mga dapat kailangan? Kasi hindi naman lahat alam ng government natin kung ano yung mga kailangan ng mga farmer natin. So, tayo po yung magpe-present sa kanila kung anong pangangailangan nyo. Na gagawin po natin yan sa Visayas Mango Forum, sa Mindanao Mango Summit, at sa Luzon Mango Congress. Ayan. Totoo po, Sir Ding. Matrabaho ang paggawa ng mga natural fertilizer. Pero hindi naman kayo napagod, ma'am. Nasanayan nyo na ba yan? Nasanayan na yung gumawa or mag-experiment? Sanayan lang yan. Kaya isa, syempre, kailangan mo rin maghanap talaga ng mga alternative sources talaga para mapababa mo din yung production cost. Maganda din kasi kung magna-natural farming ka o kaya organic farming, sigurado kang malinis yung kakainin mo. Correct. So, sa safe na safe. Kasi yun naman ang ano niya. Yun ang basic principle ng organic agriculture eh. Go back to the basics. Healthy living, healthy ang iyong kakainin. So, food protection na rin yan. Kung organic po, yes, sir. Pwede nyo na sabihin na kumain kayo ng gulay para humaba ang buhay. Pero hindi na ngayon, sir, humaba ang buhay. Ang mahal na ng gulay eh. Eh, hindi. Pag organic nga. Pag organic ngayon. Pero pag hindi organic, kumain ka ng gulay para madali kang mamatay. Hoy, dahan-dahan kayo. Hoy, teka lang ha. Hoy, baka ano masabi nyo? Paano po sumali sa isang Mango Association, Region 3 po ang ko, Bulacan? Kay Sir Raymar. Sir Lito Francisco, paano ba sumali sa inyong Sa region 3 po. May echo ata. Sa region 3 po. Hello. Yes, sir. Sa region 3 po, mayroon po tayong mga representative ng bawat province. Sa Bulacan po, si Kuya Ben at Ate Lolit Gumapos po, sila po ang ating representative para sa region 3. So, sila po ang kukontakin ninyo at saka, Bulacan po, para po ma-member namin kayo sa Region 3. Kasi kung hindi po kayo dadaan sa representative namin ng bawat province, definitely ho, hindi namin i-entertain sa Region 3 ang inyong mga application. So, dapat po may recommendation for approval ng aming representative sa bawat provinces. Kasi po, sila ang mag-i-interview sa inyo, sila ang titingin kung yung criteria ba ng ating pasok doon sa inyo sa pangangailangan. Actually naman po, sa Region 3 naman po, basta Mango stakeholders, sinasama po namin yan, pero may konting criteria lang po. Criteria ba tawag doon? parang ganon. Parang ano ba yung magiging criteria mo para maka-join sa kanilang association. Pero wine-welcome po namin kayo lahat na sumali doon. Yun nga po ang aming idea na lahat ng mga Mango stakeholders ay masama doon sa aming region association. Pero dadaan po kayo sa bawat local municipalities and provinces. Na associated bago po kayo mapunta sa region. Ayan. So, wala naman, at I think hindi naman ganun kalaki ang membership fee. Sa amin lang po sa AMIA, pwede rin po kayo mag-join. So, may membership fee din, pero yun nga ang sabi namin. Kasi yung distribution kasi ngayon ng support from our government, dadaan na sa LGU. So, might as well, kami, sa AMIA naman, kami natulong lang kami ng mga recommendation nyo, mga kung ano nung documents or parang tagapakinig lang kami sa mga sitwasyon ng mango industry at kami, kasama ko ang United Luzon Mango Industry at saka United Mango Stakeholder of the Philippines para magbigay ng mga
recommendation, resolution sa mga problema ng ating magmamangga. So, ginagawa po namin yung Mango Forum na yan, Mango Forum, Mango Congress, Mango Summit. Iba-ibang title kasi per Luzon, Visayas, and Mindanao. Para lang sa ganun eh. Kasi yung problema ng Luzon, hindi masyadong problema sa Mindanao, hindi masyadong problema sa Visayas. So, may kanya-kanya silang mga recommendation. Like sa Negros, isipin mo, sir, hindi issue sa kanila si Sinfly nung nagtanong ako sa Visayas. Mas issue sa kanila yung scab. Yung scab ng mangga compared sa Sinfly. Yes. So, iba-iba ang problema. Ayun. Kuya Lito, paulit daw yung pangalan ng representative para sa Bulacan na pwede mag-contact ng member. Si Ben Gumapos at Lolita Gumapos po. Ma'am, hindi ko alam exact kung address nila. Ganito po, pakibigay na lang po sa akin yung information at saka paki-PM na lang po nung ano, bibigay ko yung cellphone number ni La Kuya Ben at saka ni ano para matawagan niya. So, i-PM na lang kay Ma'am Roda dyan yung cellphone number na nagtatanong. tapos, ipapasa na lang sa akin ni Ma'am Roda. Yes. At tawagan ko yung nagtatanong para maibigay ko naman yung number ni Ate Lolit. At mabigyan ko na rin siya ng idea kung paano yung step by step na makapasok sa region 3. Oh, eh, kasi ngayon sir, 'di ba, parang naglilista na tayo kung ilang mango trees, ilan yung mga fruiting sa mga hindi pa fruiting. So baka makahabol kayo kasi napaka-importante 'yan para doon natin susukatin yung dami or yung dami ng pangangailangan niyo. So doon kami magbabase sa mga request na sana. At nagpapasalamat talaga tayo sa Department of Agriculture, lalo na ang office ni Yusek Lavinia, ang high value crops, kasi talagang napaka ano nila eh, parang ang active nila talagang pag isang kibot lang ng mango industry, ginagawan agad ng action. At saka sa Visayas Mango Forum pa rin ata ilalaunch yung Mango Roadmap. And then hopefully sa isang episode ng Gabay sa Pagmamangga, ilo-launch din namin or iaano din namin ang 5-year yung Mango Roadmap ng mangga. Sorry na wala. yung Mango Roadmap dito rin po ila-launch ng high value crop. So tinatapos lang nila yung mga details, konti na lang at pwede na nila i-present. At syempre, baka susunod kung meron ding mga plan and action na ang technical working group ng Sisidfly, kasi nakapagbuo tayo ng technical working group para sa Sisidfly, eh baka dito or pag-uusapan din para nang sa ganun eh hindi mahirapan yung technical working group, ano ba yung mga dapat gagawin o ano ba yung mga sisimulan nila, so paano yung mga gagawin natin. So sa ngayon, nakapag-request na tayo sa DA na sana mabigyan ng mga libreng bagging materials and equipment yung mga farmer. At yung iba dyan ang saya-saya kasi may mga pack rates, yung mga ganyan. So kung kayo po'y kasama sa association, kasama kayo sa, actually nabigyan nga ako na hindi ako taga region 3, nabigyan ako ng crates. Thank you sir Tolitz. Salamat sa crates. So, papadalang ka pa uli namin. Ay, wag na, baka awayin na nila. Basta wala nang laman. Alam naman. Eh, di ba Ramil, naiwan sa iyo? Hindi mo binalik na, kasi babalik mo walang laman. Lamanan mo. So, Sir Ramil, ano pa yung mga ano natin doon sa alternative or makakasave tayo sa mga gagamitin natin fertilizer? Ano pa yung mga recommendation natin? Yung sinasabi ko mga biotechnology na ginagawa ko ngayon, hindi rin naman mura. Binibili ko rin yung microbes ng ano. Kaya nga lang, ano, kumbaga, sariling bulsa mo na yun. Pero, sa tingin ko naman, malaking bagay talaga na mabigay mo na yung mga microbio
na nawawala na sa lupa. Kaya talagang ano ako ngayon. Lahat ng napapakinig kong merong mga microbes, hinihingan ko. Kaya yung aking, pag ako nag-brew-brew, cocktail na sila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Isan, may limang pinanggalingan yun. Nawawala ka na naman. Inano ko na lang, inano lang, yung brew. So pagka nagsasalita ka, Sir Rami, nawawala yung signal mo. Nawawala. Ayan. So, anyway, kasi we only have 5 minutes left. Nag-message sa akin dito. Ma'am Fern, message mo lang si Sir Tolitz. May paparating daw. Sa mga malapit sa dagat, isang pang maganda na i-ferment ang yung seaweeds. Actually, yung seaweeds. Na pwede-pwede po siya alternative fertilizer. Sobrang pwede. Malayo po kami sa dagat kaya. Wala kasi dagat sa Norway. Mahirap po man. Yun lang ang wala kayo. Oo, wala. Pero swerte yung malapit sa dagat, pwedeng-pwede na lang i-ferment yun. Ang seaweed. Oh, excuse me, may time. May time na makalat ang seaweed sa tabing dagat. Baka ano ba, pipiliin pa ba yun o hindi na? Kahit ano siguro. Pagka seaweed na nito ginagawa. Hindi na! Pinabukan ba na yun? Pag ako sa dagat, laman na yun, ferment na kaagad. Di ba may naaano sa tabing dagat? Yun na yun? Yun na yun. Oh. Yun na yun. O di ba? So, puro tayo problema sa fertilizer, pero naturally, merong mga fertilizer sa palibot natin na dapat lang talaga natin i-maximize. Oo. So, sis magbag, one hour na tayo, unahin ko lang ang mga ladies. Fern and Nina, any last word suggestions sa ating mga farmer? O ano pa pwede nilang gagawin? Sa atin naman, siyempre sa bawat ginagawa natin, gusto talaga natin marami tayong i-harvest palagi. So, importante lang din talaga dyan, isipin din natin yung mayiging epekto ng ating mga ginagawa sa ating mga bukid. Kung ano mayiging epekto nito sa ating kalusugan, sa ating environment, lalong-lalo na. Kasi kung panay-panay din ang paggamit natin ng mga synthetic na fertilizer at saka ng mga chemical spray, hindi rin yan nakakabuti talaga sa kalusugan natin in general. At saka nakakasira pa nga ng ating environment talaga. So, kung hanggat makakahanap tayo ng mga pamamaraan na maaari naman at epektibo rin naman upang mas mapaganda pa natin yung dami ng ating aanihin, ba't hindi natin gawin? Tawag ka. So, Sir Lito, kayo naman po, anong yung mga advice natin sa ating mga mango farmer? Ito siguro sa lahat na nang nag-pa-farming, hindi lang sa mangga. Tayo kasing mga farmer, ang iniisip natin ay kung ano ba ang ating makukuha. So, hindi natin iniisip ano ba yung ibibigay natin para makuha natin yung gusto nating makuha. Huwag yung puro yung pang sa atin lang. Ibigay natin yung pangangailangan nung ating puno o yung ating pananim. Para pag hiningi mo sa kanya, ay ibibigay niya sa'yo. Eh, ikaw napakaramot mo eh. Paano kanya bibigyan? Kasi pinagdadamutan mo yung lupa mo eh. Ano? Eh, para pagyamanin natin yung ating lupa para pagyayamanin tayo ng ating mga puno. Yun lang po. Salamat po. Ayan, di ko tuloy may inom yung Coke ko. Salamat sa nagpa-sponsor ng Coke sa akin, Sir Perfecto. Ayan. Yung mga nagpa-Coke sa akin na. Ayan. Ikaw, Sir Ramil, ano yung ating last word bago tayo mag-end? At ayoko ma-overtime first episode natin. Nasabi nga nito, huwag mong tipirin yung farm mo.
kung meron ka namang bigay na tulong sa lupa mo, ibigay mo na ng ibigay. Kasi pag hindi mo natulungan yung lupa mo, hindi ka rin tutulungan. Kumbaga yung bunga, yung binibigay mo sa lupa, yung puno naman na makikibang, yung puno naman na magbibigay sa iyo, umiikot lang. Kaya kailangan, gumastos ka naman kahit na hindi lang konti. Kumbaga ibigay mo yung kung pwede ka lang ng iyong kinikita, mabuti nga kung pati na ibibigay eh. Wala pa nga minsan eh. Pero maganda, ako, ginagawa ko quarterly ng microbes sa lupa ko. Quarterly. The best na yon. Quarterly. Maganda. Yun lang so, pangrota. So ako kasi, tingnan nyo po, tumataba ako kasi pakain sa akin ng pakain yung mango industry. Kaya trabaho din ako ng trabaho. yun ang pinaka-importante talaga. So pagyamanin natin ang lupa natin. At sa ganun mabigyan din tayo ng masaganang adi. Yes, sir! Nawawala ka, yes, sir. Sir Amil? Blooming namin. Oo, ba't ba naka-makeup ka pa? Blooming na blooming. Kasi po... Parang hindi lupa kasi... pina... Oo, kasi po, nagpapalit yun daw sa akin si Sir Lito bakit? Arena sa November 5 eh. First episode ba? First episode? Oo, first episode. Siyempre, magpapaganda ako. Katulad niyan, shout out kay Ma'am Christy Gragasi. Kay Doktora Gragasi ng Filmec na nanonood sa akin ngayon. Oh, sa mga nangangailangan ng mga mechanical or mga support na ginagamit natin sa... farm. Ayan po ang Filmec. Nandyan po si Ma'am Christy Gragasin. So, kailangan ko magpaganda, no? At saka, ano, natural na, natural po ito. Saka, natural. Baka yung makeup mo. Nagpa... Pero wala namang nagbago kahit na nag-makeup. O, tama na, tama. Mag-i-end na po tayo. Tapos na, ano na. So, maraming salamat sa inyo mga contributions. Siguro, sir, sa susunod, okay, ipapakita natin kung paano natin na... paano yung concoction or paano natin ginagawa yung mga concoction natin sa farm. At katulad, baka kapag biyahe-biyahe na ako, isang dose na lang, konting tiis na lang guys, itutour namin kayo sa mga mango farm, sa mga farm, kahit saang farm. Para makita niyo yung actual na ginagawa nila sa kanilang farm. So hanggang sa muli, ako po si Rhoda Gallos at kasama ko po ang aking partner na the late lagi, si Sir Amil Rubia. At syempre, maraming salamat sa aking mga guests. Ang Region 3 Mango stakeholders, yan, na napaka-active. Ewan ko ba, napaka-energetic ngayong taon na to. Yan, sila Ma'am Nina. Sa Region 3 po, kontakin niyo po sila, si Ma'am Nina at si Ms. Fern. At saka si Sir Lito Francisco, sila po ang mga officer, isa sa mga officer sa atin ng Region 3 Mango Stakeholder at syempre headed by congratulations din pala kay Sir Enrico Batumbacal at siya ang naging ang bagong president ngayon ng Region 3 Mango Stakeholder. So nag-i-election na rin po ang mga officer namin. Malapit na rin ho akong bababa. Ayan, maraming salamat po at magkikita-kita po din tayo sa susunod na linggo. Mapapanood niyo po ulit ang ating live sa Facebook at sa ating YouTube account. So, thank you. Magkikita tayo sa susunod na linggo. Bye-bye! Salamat, Sir Ramil! Bye.